Hello, welcome back to my YouTube channel. So for today's vlog, is papakita ko lang sa inyo yung pagrarepot ko kay Rose Cabbage. Kasi para sa beginners, no, sa mga baguhan natin na nagtatry magbuhay na, or buhayin si Rose Cabbage, actually po madali lang siyang buhayin. May mga bagay lang tayo na kailangan i-consider para hindi siya mag-root rot or mag-ground rot. Okay? So, ito po yung example ng aking Rose Cabbage, no? Mga 8 months na ito sa akin. This one is the bonsai form of the Rose Cabbage. Bonsai-like form. Talaga siya bonsai, guys. Pero ayan. Okay, na-maintain niya yung rosette niya ay maliliit yung na-form na leaves. Kung interested po kayo sa ganito, no, kung gusto niyo ma-achieve, meron po akong care guides and tips kung paano siya i-achieve. Yung ginawa ko para ito makuha. Yung looks na to. Okay? So, alam ko naman sa mga baguhan dyan, hindi mawawala si Rose Cabbage sa inyong collection, di ba? Kasi, pagbago kayo, ma-inlove kayo sa kanya. Aside from that, common kasi siya, so, sabihin lagi siyang available in the market. Ayan, lagi siyang available. Kaya, makakadampot ka talaga nito, no? So, nung nag-alaga naman ako nito, hindi ako nahirapan na buhayin siya. Actually nga, matibay ang ating Rose Cabbage kahit hindi ganun kaganda ang quality ng soil mo, lalaban to. Okay? So, start po tayo sa repot. First natin gagawin is i-remove yung kanyang soil. Kasi pag hindi mo ito na-remove, guys, tapos ngayon mainit na, no, magko-compact lalo yung soil nito, masasakal yung mga roots niya, then diniligan mo kasi tuyong-tuyo na nakita mo, dun na mag-i-start na malagas. Okay? So yung method na gagawin ko po is no air drying, pero kung gusto nyo talaga na mas malaki talaga yung chance, no, na mag-survive siya, you may use the air drying method po. Wala akong problema doon. Okay? Sa area ko lang talaga is parang napansin ko yung area ko na to ay suited talaga siya sa method na kahit hindi ako mag-air dry. Kasi later, sabi ko sa inyo, ayan, no? Kaya the reason why you need to change the soil is ayan. Majority dito sa composition nito is yung clay type ng soil natin. Yung sa soil texture, no, is yung clay. So, ayan, nagko-compact na siya. Sinasakal niya na yung mga roots ng ating Rose Cabbage. So, dyan na mag-i-start na maglagas yan. So, kailangan mo na kagad agapan. Okay? So, ang technique natin sa Rose Cabbage, no, is una, ang pinakaki dito, mamili ka ng Rose Cabbage na healthy. Sa local market, hanapin mo yung mga maganda yung rosette tulad nito. Compact pa. Huwag yung malalayo na yung pagitan, no, kasi kailangan mong habulin yun sa sun. Kasi kulang na yun sa sun, yung malalayo na yung pagitan ng dahon, umangat na yung bandang gitna niya. Okay? So pag compact pa, yung ganito yung itsura ng inyong Rose Cabbage, it means nakakuha yun ng enough na sunlight, healthy pa yan siya. Second, kailangan mong i-check yung leaves kung meron niyang mga black dots. Okay? Yung mga dots na kasi yun, possible, malaki yung chance na yun ay fungal infection. Okay? So, tanggalin mo ng maigi yung mga soil nito. Taktak mo lang. Sa isa kong method na ginawa, no, sa aking Rose Cabbage, which is effective din naman, is yung hugasan mo siya. Hugasan mo to remove all the soil. Okay? Para, tapos tinrim ko siya. Mga nagtira ako ng alternative po, itong dinidiscuss ko, no. Tinrim ko siya. Nagtira ako ng 1.5 inch ng roots. Then, in-air dry ko for 3 days. Nag-try din ako ng 7 days. Okay din naman, guys. Pero dito, nag-try ako na no air drying method. Mga Korean succulents yun, mga locally grown in the Philippines. Lahat sila buhay, walang namatay. Okay?
So, kaya tama na yung debate natin dun sa dalawang yon. Kung so, next time, gawa natin experiment yun, guys. Kung sino mas mabilis mag-roots, yun. Kailangan mo nga lang talaga ng space kasi wala na akong space eh. Yan yung roots niya, napaka-healthy naman niya. Then, hindi ko na siya, guys, ititrim kasi rekta ko tong itatanim eh. Hindi ko siya ititrim kasi rekta ko na siyang ilalagay sa kanyang soil. Ang soil mix na gagamitin ko, guys, is yung 8:3:2 pa rin. So, dahil wala na akong pads, mag-reuse na lang ako. Okay, kahit madumi yan, hindi naman, wala namang, ano, wala namang pest yung may-ari nito. Goods lang yan. Ang usual yung ginagawa ko is nalagyan ko ng half kapag ganito kalago yung ugat niya, no? Half, tapos spread ko yung ugat niya. Yan, like this one, yan. Yan, saka ako tatakpan. Nawawala kasi yung kutsara ko, mas mabilis sana yun. Yan. Mas maganda sana kung dry yung inyong gamit na soil mix kapag nagre-repot, no? Para mas less yung shock dun sa halaman kasi nga, pag ang ugat kasi na-expose sa hangin, namamatay sila. Especially kung warm, no, yung inyong hangin sa area, na tanghali na kayo nag-repot tulad nito. Kailangan kong habulin kasi may class pa ako. Ayan. Yan na, goods na. Ay, shit. Ay, sorry guys. Tumasik yung lupa. Ganun lang, kadali i-repot si rose cabbage. Then, ang another key dito, guys, para hindi siya talaga maubos yung dahon niya, kung gusto mo, ilagay mo siya sa bright shaded na mahangin. Okay, ang hangin talaga, class, ay mahalaga. Ay, guys, sorry. Kala ko may klase na yun, no? Ang mahangin na area talaga, yung good circulation ng hangin, ay maganda talaga yun sa mga halaman, especially sa cacti and succulents. Nakakatulong din yun para ma-prevent yung root rot natin or yung pagkakaroon ng fungal growth sa mga soil, then later on maapektuhan yung plants natin, di ba? Maganda talaga yung ganung setup kung maganda yung air circulation. So ayan, para ma-prevent natin yung paglalagas niya. So technically, guys, yung iba dito, yung outer leaves nito, yung mga old leaves nito, inumin niya muna yan kasi wala pa siya, hindi pa stable yung ugat niya. 1 week ko siya ilalagay sa bright shaded area, hindi ko siya muna didiligan, 1 week. After ng 1 week, pwede mo agad siyang diligan and introduce muna siya sa morning sun. Ganun kabilis yung pag-aalaga, ganun kabilis maging stable ang ating rose cabbage. So, ayun lang, ganun lang po yung care tips ko sa kanya. At gusto ko rin siyang gawin ganito. Bonsai form. 'Di ba? Ayan oh, ito yung Echeveria, common itsura ng Echeveria, no, pa wide yung ano niya, growth niya, para siyang flower talaga, tapos pa wide pag ganito yung growth niya. Pero pagka bonsai like form, maliliit yung kanyang rosette, pero madami. Tapos tatangkad siya. Yun yung bonsai like form niya, ito yung pinaka-original naman niyang form. So thank you for watching. I hope na may natutunan kayo. And please like and share my videos po. Kung hindi pa kayo nakapag-subscribe na po kayo sa aking YouTube channel. Thank you for watching and have a great day po. Keep safe, everyone.